Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga kabayan, at sa lahat po ng ating pong mga masugid na taga-subaybay at sa lahat po ng possible na mararating ng ating munting channel, magandang araw po sa inyo. Wala na ang habagat at ang masamang panahon. Ngayon po'y ika-8 araw sa buwan ng Setyembre 2024. Ang oras po natin ay 8:23 ng umaga. Narito pa rin tayo sa lalawigan ng Batangas naman. Santo Tomas po na kasakop nito. Barangay San Felix. Particular, binabaybay po natin itong Rizal Avenue. Patagos po ito ng dyan sa Bae. Papunta po ito ng Makban. At yun nga, after 1 month po ng ating vlog dito, babalikan natin itong Makban Interchange ng South Luzon Expressway Toll Road 4 patungo po dyan sa may Alaminos area. Subukan natin kung tayo ay makakadaan uli katulad ng dati, no? Eto po yun siya, oh. Ayan. Yun nga lang, sa kasamang palad, hindi po tayo makakakuha ng aerial footage. Ganda pa naman sana, mayroon sila mga equipment dyan. Ano yan, ha? Boring machine. Boring machine. Pahunin lang natin siguro. Silipin lang natin kung anong meron dito. Kasi wala tayo ngayong drone shot. Kailangan nating sumunod sa direktiba ng pamunuan ng SLEX. Ayan yung boring machine niya, ha? Kunti lang may pasok, mga gumagawa lang ng rebars. Ang lalaki ng bakal, oh. Grabe. Tapos ito yung kanilang mga truck, mga equipment, pison, something like that. Ayan, oh. Silipin lang natin dito yung meron ditong parang overpass bridge or tunnel na ginagawa, no. Silipin lang natin. Yan siya, hindi pa pala nabubuhusan. Oo, yan o, kalalaki ng bakal eh. Eto po, papunta po ito ng Santo Tomas, yung pinanggalingan natin kanina sa may San Miguel. Yan. Tapos yan, palabas na po uli yan doon sa pinanggalingan natin kanina. So, babalikan na natin dito. At yung alignment nito papunta doon sa may Alaminos ang ating babaybayin, mga kabayan. Sayang, ganda sana kung may aerial shot, ganda pa naman ang panahon. Yun nga lang, kung bawal, paano gagawin natin, no? So tayo po ay mag-observe at susubukan po natin na puntahan kung saan pwedeng magpaalam at kumuha ng permit para po tayo ay legal na makapagbahagi po sa inyo ng mga development po dito nga sa ongoing construction nitong proyekto ng San Miguel Corporation. Ito pong SLEX TR4. Marami pong sumusubaybay nito, lalo na yung mga kababayan natin dito and maging sa abroad. Shout out po sa inyo dyan kay Doc Edward na laging nanonood sa atin. Magandang araw po sa inyo. Pagpasensya nyo na muna yung ating biyahe. Wala po tayong aerial shot. By land lang tayo. Alamin lang natin yung mga latest development dito. Ang speed ay 10 kph. Yan. Para tayong namamasyal nyan.
So at least mayroon po tayong nakitang pagbabago, no, compare nung una nating punta last 1 month. Nakaugalian na po kasi natin na every month ay nag-update po tayo sa ating pong mga pinupuntahang mga project, no. Ay grabe. Yan po yung epekto ng bagyo saka ng habagat. Nagkaroon ng kanal yung kalsada dahil ang lakas ng agos ng tubig. Oo, yan oh. Dito oh, tingnan nyo. Buti hindi siya na-unblot, no. Sa lakas ga naman ng ulan na yon. Wala halos tigil, mahigit 1 linggo. Oh, parang final stage na to ng tambak, mga kabayan, oh. Ready na rin tong buhusan ng concrete cement. Pag nakita natin na pinopormahan na yan at nakita natin na lilipat na dito yung machine. Ayan po, nakalagay na, nakalimutan ko lang ha. Ilalagay ko lang sa screen yung pangalan ng machine ng mga nag-comment sa atin. Yan daw siya. Yung pong machine na ginagamit ang pang-dump para yung semento niya kahit walang patong na espalto, pantay siya. Mayroon kasi siyang sensor. Depende dun sa bagting ng tali. Kung yung tali nyo ay alon-alon, kasi dun magbabase yung sensor eh. Dun sa tali. O dun sa, ang tawag, ikitay, no? Sa Tagalog, kitay yun. Oo. Doon nagbabase yung sensor ng machine para pantayin yung buhos ng semento. Oo, yan. Eto na. Halos pantay na siya, no? Oo, ang lalim ni taas itong bundok na ito. Dito daw yung way. 10 kph lang yung takbo. Oo, mamamasyal tayo. Iyon, oh. Grabe, lalaki ng bato. Ayan, oh, adobe na yan, eh, oh. Walang pasok dito. Pahinga sila. Oh, yan, oh. Grabe, oh. Ganda ng layering ng bato, no? Talagang pinakikita na ano siya, taga na siya sa panahon. Oh. Yan, oh, lalaki, oh. Dumidiklap ang ano diyan, asarol. O yung piko. Pag yung piko ginamit, dumidiklap 'yan, mga kabayan, yan, oh. So kahit po sana wala tayong drone shot ay ma-enjoy nyo pa rin po itong ating vlog, no? At ayun po, natatanong na natin yung sementado hanggang doon na po yan sa Alaminos area. Ito po atang part na to, Santo Tomas po eh. Pero pagdating yan sa may tulay na yan, meron kasing parang storage dyan ng geothermal, no? Ay Alaminos na yan. Oo. Alaminos, Laguna na po. Yon, oh. Ayan. Ang aabangan natin dito kasi mayroon na siyang 2 lanes dito, tapos 3 lanes yata sa kabila. Saan banda dyan ang tingin ko dito magkakaroon ng Center Island, no?
yung kasing kabila parang gagawin pa siyang shoulder lane. Mas maluwang pala itong Dihama kaysa sa Star Tollway, no? Kasi ang Star Tollway, ang nagpaluang doon, yung center island niya, halos two lane pa yun, two lanes. Oo, yan. Naalala ko po yung latest vlog natin dyan sa South Luzon Expressway, yung sa widening, no? Eh, may nag-comment sa atin na, yun nga, lagi daw tayong nasa gitna sa ano, sa fast lane. So, kinireticize niya tayo. Salamat naman po sa iyo pong pagtutuwid, no? Time out muna. At silipin lang natin itong solar farm dito. Napakaganda yan, no? Napakaluwang. Hinto tayo sandali para ma-enjoy natin yung lugar. Yan. Napakaluwang yan. At dito pala, mayroon bang mga umuusok-usok? Tingin ko mga geothermal power plant din yan. At malamang yun pong isang yun, eh hindi tayo galing dito kasi dito tayo galing eh. Oh, napakaluwang na nga solar plant, solar farm, no? Oh, ilan libong kuryente kaya na ipoproduce niyan. Luwang. Napakaluwang. Tuloy tayo. Yun nga, yung nag-comment po sa atin sa SLEX, iwas-iwasan daw po natin yung pagiging kamote driver. In-explain ko naman po kung bakit po tayo sa fast lane madalas, pero hindi naman palagi, no? Kumakanan, nagse-second lane din tayo pagka maganda yung kalsada. In-explain ko naman po doon sa mga ano, curious, panoorin nyo po yung video ng buo at makikita nyo po yung ating explanation dyan kung bakit tayo ay madalas nasa fast lane. Yan, hindi ko nasasabihin dito. Oo. Uy, yun yung mas makina. O, meron din pala dito. Oo, bagong buhos na yung kanan. O. Sarap bumiyahe. Kinis ang kalsada. Sabi ko sa inyo. Wala halos talbog. Oo. At ba't kaya tinibag yung gitna? Oh. Ayan na po yung main road. Yung ito na po yung papunta ng bayan ng Alaminos. Oh. Tapos yan pong nasa kanan natin. Yan po yung Alaminos San Pablo Bypass Road. Yan. Napakaluang. Oh, may pinakang shoulder lane pala siya. Ayan, oh. Kasi ang nakalagay sa Lathalay ni San Miguel ay two lanes lang yan, bari four lanes, no? Pero may nakikita tayo na pangatlong lane yan, no? Kung lalagyan dito ng Center Island sa gitna, yung concrete barrier, I mean. Opo. So, nasa bandang Alaminos na tayo, mababa na po yung ating vlog na naibahagi sa inyo. At siguro hanggang dito na lang natin tatapusin, saka na lang po natin uli pupuntahan yung ibang bahagi, mga kabayan. Galing na tayo dyan last, I think, 2 weeks. Opo, yan. Nakita nyo naman itong area na ito, lupa pa. Oh. Pero pag dito tayo dumaan, sa bypass road, makikita natin bandaro ng konti, ay mayroon ng part na simentado na, pero sisilipin natin siya, kabayan, no? Yan. Ito naman pong tinatahak natin. Ito na po yung Alaminos San Pablo City Bypass Road. May mga vlog na rin po tayo dito. Marami na. Dahil maraming pong nag-aabang din dito. Lalo na yung Patagos doon sa may San Vicente. No? At ito, marami pa rin itong kinakaharap ng mga right-of-way issue.
Ayun, nandito na po tayo sa may area kung saan mayroon na rin po dito ang part na sementado na. Ayan, no. Di ba? Ang tanong, paano tayo makakalusong? Kaya ba? Ayun, oh, mayroong rampa. Yan. Ayan. Ito na pong way na to. Papunta na po itong San Pablo package sa B. Na ito po ata ay nasa, ayan, lalagay ko lang sa screen. Oo, dahil marami tayong ina-update, eh madalas nalilimutan natin yung mga sukat ng bawat package na yan. Pero ang haba po ng expressway na ito ay 66.74 kilometers. Yan. Kaya pang lumusong? Kaya pa. di ba? Box tunnel yung ilalim niyan, Barangay Road. At tingin ko hanggang dito na lang, mga kabayan, dahil nakita nyo naman, oh. Di ba? Ayan. So sa kabuuan, papunta na po yan ng San Pablo City, no? At mayroon nga po tayong last vlog dyan sa may area. I think yun nga, mga last 3 weeks. Samantala, nagpapaalam na pansamantala ang inyo pong liabang lingkod, si Kabayang Alex. Sa mga ngayon lang napagawi sa ating munting channel, huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe, pakipindot po ang notification bell para lagi po kayong updated anytime na mag-upload po tayo ng video. Ito pong muli si Kabayang Alex, lagi nagpapaalala. Mag-ingat po tayo. Lagi tayong manalangin at magpasalamat sa Diyos. See you po on my next vlog, God willing. Hasta la, bye-bye.